Mga boys, kumusta? Kami, ito, biyahe naman uli. The past 43 days, wala kaming biyahe. Gawa ng, galing kami sa dry dock. Kasama na dun yung 11 days, nag-angkorahe kami. Ngayon, sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa sa barko kapag nasa dry dock. Bago nga pala pumunta ang barko sa shipyard, kailangan munang i-discarga lahat ng containers on board. Tapos, nag-angkorahe muna kami ng 11 days habang naghihintay sa schedule namin. After 11 days, pumasok na kami pero kailangan muna kaming i-swab test para sigurado na walang infected on board. Saka na kami dumikit sa pantalan ng shipyard. The next day, nagkaroon muna ng meeting kasama yung mga owner's rep, managers sa shipyard, pati crew, para magkaroon ng briefing. I-discuss kung ano yung magiging sistema sa dry dock, kung ano yung mga magiging trabaho, kung ano yung magiging papel ng mga crew sa barko. Actually, 10% lang naman ang magiging papel ng ship's crew sa dry dock. The rest, sa shipyard na natrabaho yon. At habang nasa meeting yung mga managers, mga team leaders, abala naman yung mga dock workers maglatag ng mga gamit nila, kagaya ng cables, so yung sa gas cuttings, pang weldings, mga hose para sa tubig. Tapos dahan-dahan na nilang isi-set up yung mga staging. Tapos yung mga deck crew, uumpisa na nilang buksan yung mga manhole ng ballast tank. Yung engine crew, yung mga fuel oil tank. Che-checkin kasi yun ng mga surveyor. Tapos sa loob ng bodega, kailangan nilang linisin. Tanggalin nila yung mga residue bago mag-umpisa yung trabaho. Yung mga takip naman na kailangan i-repair, ibababa nila doon sa pantalan. Pagdating naman sa side ng makina, mas madami trabaho doon, more on technical jobs. May mga kailangan silang baklasin para linisin, i-repair, o kung kailangan, palitan. At sa deck side naman, majority sa magiging trabaho, ganun din. Repairs, gas cutting, welding, pamimintura. May mga part din ng barko na kailangan i-modified, depende sa instruction ng ship's owners at syempre sa ship's flag mga requirements. During dry dock, medyo nakakapagod talaga siya. Pero isipin mo lang na challenge 'to. Madami kang matututunan. Kahit papano, at least may experience ka kung ano ginagawa during the dry dock. Sa next video ko, papakita ko naman sa inyo kung paano pinapasok ang barko sa dry dock mismo at paano ito nakapatong sa bato. So hanggang dito na lang muna. Be safe, be healthy, and enjoy life. Salamat!